Welcome back, welcome back mga viewers. Narito po tayo ngayon sa Hugo Mes Street, Quiapo, Manila. Andito po tayo sa Circle Yards Electronics Center. So, ang bibili po natin dito ay ito pong galans. Yan, yun po ang bibili natin galans. Sa pyesa ng microwave oven. So, bibili po tayo ng pyesa dito. Yards Electronics Center. Okay, dito po natin special lights on. Thank you. Sa gear center po tayo mga viewers ha, dito po tayo bibili ng mga pyesa, lahat po ng mga pyesa na kakailanganin natin dito po natin makukuha. So, substantial like lang po Sunny Vlogs, dito po lahat ng mga pyesa, electric fan, washing machine, microwave, dito po tayo makakuha ng pyesa dito po sa gear center, dito po sa P. Gomez po ito. Ayan po, sinitest po ni sir para masigurado rin po natin yung binibili natin eh talagang makatotohanan po. Ayan. Ayan, watch nyo na, sinaksak na siya, nakita nyo po. Yung luma kasi nag-spark na eh. Okay lang ba sir, mga video ngayon? Okay lang po. Okay. Ah, sir, kayo po si? Edward po, Edward. Ah, si Sir Edward po, dito sa Dior Center. Sana may makakabili po kayo lahat ng pyesa. Electric fan, washing machine, microwave. Oh, umusok ha, ganun. Ah, doon pala sa loob yan. Yun. Yan, nakita niyo po, may init. Umusok, pare ko. Aray, nakapasok. Ah, mga viewers, subscribe and like, Sunny Vlog. Ito po. Lahat po ng pyesa, dito niyo po makikita. Pati ay maliban lang siguro sa pyesa ng ano ng kanyon at saka ng ano eroplano. Pero yan lahat po, microwave, ha? Mga heater. Dito po mga pyesa ng electric fan, dito po. Ano? Ito po yung binili natin kanina. Ito. Lahat po ng klase dito niyo po makikita. So nasa magandang usapan naman para magkasundo kayo sa presyo. Ha? Substantial like lang po Sunny Vlogs. Sir, thank you po ha. Okay. Ito po mga viewers, oh, napaganda rito, may mga flat TV pa, oh, makukuha natin. Sila na yung atin? Ayan po. The center. Ayan po yung mga... Ayan mo, pumasok po. Hati tayo dito. Ayan. Bendo, bendo. Ayan po, dito yung po mabibili ko lahat ito. Napagandang pyesa rito, napakarami. Yung mga flat TV. So, thank you sir, if you want to watch this special like sa Pigone Center po ito. Magkakatabi lang po yan, Gymboy, Gears Electronics, lahat po ng electronics, dito po natin mag-ibili sa Pigone Street, Quiapo, Manila. Unwag nyo lang po, Substantial Life, Sunny Vlogs. Lahat po yung mga speaker, dito po mag-ibili. Unwag nyo, Substantial Life, Sunny Vlogs. Thank you! Welcome back again mga viewers. Andito po tayo ngayon na nakabili na po tayo ng pyesa sa Salis Street po sa Santa Cruz, Manila. Ito po yung pyesa na binili natin, no? Kasama po natin si Kuya Manny. Hindi po pera yun, Manny lang po ang pangalan niya. Siya po ang gumagawa ng microwave oven po natin. Ayan po. Brand American Home. Ano pong pangalan niya, Sir Manny? American Home brand. Ah, American Homes. Pero nasa Pilipinas po tayo, ha? Ito. Oh, ito yung piyesang bago. Ah, yan yung piyesa. Ito yung magnetron. Magnetron pala ito. Ano? Ba't parang ang gaan? Kaya kasi po tayo nakinit. Yan eh. Nakinit sa microwave oven. Ah, init ng microwave. Ito pala, ano? So, kailangan mag-init ito. Pag di nag-init ito, mag-yelo. Joke lang po yung mga viewers ha. So, asa naman po yung defective na papalitan natin? Ito po. Ito yan. Ito, wala na pagkasa ito. Ito pag ginamit natin po. Ayan po. Kaya, may pa siya tayo i-replace natin ang bago. Ayan po. Ah, so ito po yung original talaga, yung filter natin. No? Pero defective na yun. Defective na po siya mga viewers ha. Baka ayan na po, nakikita nyo pa, alug-alugin ko, wala na. Ibig sabihin, defective na. Ha? So, ito na po yung bago na papalit natin. No? So, ito, natin. Siyempre, bago natin kinuha to, well-tested po ito.
Ah, well tested. Na-witness mo naman yun siguro, di ba? Napaka-init ka nyo. Oo, na-witness ko nga naman. Pero kuya, parang ang butas niya ata dito, sa butas dito, ano? Ano sa pares yan? Ah, pares lang yan. Pares yan. Oo. Dalawa lang ang tornillo. Kahit magkaiba yung butas nila, parehas. Walang problema yan. Kasi, ah, wala namang problema. Ano yung nozzle na yan? Diyan naman lumalabas yun. Ah, yung pinaka-init niya. Ah, yun pala yun. Oh. Kaya na si-supply dito sa tinatawag natin yung cavity. Puro yung cavity nito ng oven. Ay, oven. Kabali dyan po siya. Dahil sisirculate yan. Oh, ito po ang nagsusupply ng init ng microwave, mga viewers. Oh, ayan po siya. So, kaya pag sinalang mo yung gusto mong yung frozen foods mo dyan, nakko, sandali lang. Ay, yung mga frozen foods, no? Hindi na siya magpo-frost, matutunaw na. Babalik na ulit sa fresh. Sa fresh food, ha? Pinipress na. Pinipress na, tapos maluluto na, no? Ilang minuto lang, pwede nang kainin. Oo, oh, ah. Ay, pala yung mga viewers, no? So, maging fresh ulit. Yun. So, keep on watching lang, subscribe and like, Sunny Vlogs. I-tag po natin to, at hanggang sa maikabit ni Kuya nito. Bagong binili natin na Magnetron. So, keep on watching lang. Subscribe and like, Sunny Vlogs. Thank you, viewers. Ito po mga viewers, ha. Nakita niyo po si Kuya Manny ang gumagawa po ng microwave, no? Isa niya na po ulit ang mga tornillo para maikabit po itong nabili na microparat, no? Magnetron. Ito po yung, ulitin ko, ito po yung sirana. Ayan, no? Nakita niyo naman po yung gas niya. So, ito po talaga may damage na. Effective na po siya, kaya papalitan ako. Ayan. Ito na po yung pinaka pang re-replace natin, yung magnetron. So, keep on watching lang. Subscribe and like. Ito na lang, mga master. Ano sa natin na sasalubuin itong oven. Nakita natin ang loob, yung pagsasalpakan niya, kung fitting ba sila o ano. Ganon? Pero, wala natin pasagyan, fitting yan. Kasi, ano namin yan, tested na namin yan. Ah, tested na talaga ako yan, o. Tested. Ganon pala. Yan, ha. Tanyo, umangat na. Okay. Okay. Ayan na, binuhat na ni Kuya, mga viewers, ha? Meron pa isa. So, keep on watching lang po tayo, mga viewers. Yung mga gusto magpagawa dyan, dito lang po. Punta lang po kayo sa bahay ni Sunny Vlogs. Ha? Ito po yung tagagawa natin ng mga appliances, no? Yung washing machine, refrigerator, electric pan, lahat po, kaya niyang gawin yan. Kaya niyang ayusin, no? Lahat po ng kaya po niya, mga viewers. Sa'yo lang lang po, Sunny Vlogs, yan, ha? Last ni Kuya. Okay, thank you po, ha? Bon watching lang po. Ayan na po, lalakad na ni Kuya. Yan yung cover. Ha? Okay. Ito na po yung laman yan. Ayan na po, no, viewers? I'm sorry. Ha? Ayan po yung bago. Ito, ipipitin natin siya ngayon dito sa kanya. Oo. Ayun, pinakabit na po ni Kuya, no? Tingnan niyo po. Itaas po natin, ha, para makita niyo ng magandang view. Ayan, yung magandang. Para daw Lako po, may laman sa loob. Hindi pa na natin nakahalit siya. Buti na lang, bumbo pa. Ayan. Pasensya na po eh, medyo may kumalabog, pero okay naman po siya. Ito po yung plate niya, ano, yung pinakaplato niya sa loob. Saka yung pinagpapatungan. Ayan. Ito yung watching na po mga viewers, balik tayo rito kay Kuya. Merong nahulog na tornillo. Ayan. Okay, subukan mo, isang baligtad pa, baka meron pa. Ayan po mga viewers, ha, ikakabit na po ni Kuya. So ang piyasa pong nabili natin, ha, ito pong magnetron ay sa raon pa po natin nabili ito.
talagang marami pong piyesang mabibili ron, no? Mabibilihan natin ng microwave, electric pan, washing machine, lahat po ng motor nandito. Siyempre, pagbibili kayo. Siyempre, pagbibili kayo. Kailangan, testing muna. Testing muna para sigurado. Di po ba mga viewers? So, na well tested naman yan, na-tester yan at okay naman po yan. So, yun ako, ikakabit na ni Kuya. Ito po, kailangan po itong pinaka-terminal niya ng saksakan, galing ng transformer, at saka dito sa thermal fuse, ito po yan. Ito pong galing dito sa transformer niya, dito po yan. Dito po nakakabit na. Pero po. Bago po natin kabit ng pipis natin, titester muna. Hindi, iyanin naman po natin siya. Tornilyo muna po natin siya. Ah, ituturnilyo para muna. Para wala nang galawan. Ayun. So, yun sabi ni Kuya, ituturnilyo raw muna para... Install na muna natin siya. Ayun. Para hindi na siya aalog-alog. Pero mahirap din kasi pag may aalog-alog eh. Ayan. Pinipix lang po ni Kuya, no? Ituturnilyo na lang. Kunya ito para may isaayos yung pagkakasalampak niya. Ah, long nose, oh. Okay. Okay. Kuya, ano po mga tools ang gagamitin para sa pagsasayos ng microwave natin? Okay, importante yan. Para mapadali yung trabaho. At madali mo rin ma-install yung mga kailangan mo ng video. Ano po mga tools, Kuya? Ano na? Ito, sa pag-install ito, una, hindi mawawala itong tester. Yung tester. Yan. Importante yan. Ayun. Gumagana siya. Yan, tinignan niyo po kung okay tester niya. Gumagana naman po. Ano yan, Kuya? Negative tsaka positive? Hindi. Sa times 10 lang tayo sa ohms. Sa ohms lang. Ohms lang. Ano ba, sa battery at tsaka sa dikuryente? Para mabasa niya, yung ilang ohms yung ano, kung nagre-reading ba yung magnetron. Walang ground. Para mabasa niya yung kuryente niya o yung ano niya. Ano po mababasa niya? Ano ba ito? Yung luma ito? Ayun eh, kinabit mo na eh. Ano po mababasa niya? Ang range na kinukuha natin ito yung ohms. Yung ohms niya. Ito times 10. Times 10 po yung ohms. Sa tester natin, ano? Oo. Ngayon po, ganito po tester. Ngayon, ang tanong, paano ba natin malalaman kung isang magnetron ng microwave ay defective or good? So, ganito po yan ang pag-test na. Ang range ng multi-tester natin na gamitin natin is nasa times 10 lang tayo, ohms. Ito mga master. So kailan nasa ano lang siya? Times 10 lang po, Kuya. Times 10 lang tayo ang ohms. Times 10. Ayan po. Yung times yan po ang range ng selector na gawin nyo sa multi-tester nyo. No? Dito po. Ayan, test natin kung... So pag sinabing times 10, 1,000? Ay, hindi yun. Ay. Yung ohms lang yan, yung ohms. Ohms lang. Ayun. Ayan. Ibig sabihin, kumalo siya, no? Kumalo. So, malakas yung ano niya. Wala siyang diferensya. Ito, malalaman natin kung magkakaroon ng diferensya yan sa pamamagitan ng paglagay ng probe test dito sa kanyang body. So, yun, wala naman pong kagalaw-galaw, wala, no? Wala, no? Kasi pag pumalo yan, meaning, defective ho yung magnetron natin. So ano siya? May ground. Sa kabila naman. Yun. Wala rin. Wala rin naman po. Hindi siya, kaya hindi po gumagalaw yung ano natin, no? Walang palo. Ayan, no? Ayan. Pag pumalo po yan, ibig sabihin, defective. Ayun. Defective to magnetron natin. So, dito lang dapat siya. So, normal lang talaga yan, kanyan. Pag pareho siya, tinester ng ganyan, magkakalimat ka, napapalo talaga yun. Dito sa terminal na to. Terminal na yan. So, wala ibig sabihin, good po itong magnetron natin. Yung magnetron. So, ito po yung nabili natin na bago. Nabili po sa raw niya, Kuya, no? Bago natin sila, bago natin sasalpa. Double test natin para sigurado. Ayun, yan si Kuya Manny, no? Kuya Manny, ano po mga tools na gagamitin natin para... sa pagsasayos niyan. Ito po yung mga ito tools. Yung
20 po. Disco pang kit sa malalim kasi paglalagyan nito eh. Oh, anong size po nito, kuya? Anong size? Ano size 10 yan, 10. Ah, size 10. Ah, 10 ang diameter yan. Oh, yan. 10 diameters. Yun, para 10 diameter. Oh. Para po ito dito. Ayun, para doon pala. Pwede rin po tayong gumamit ng Phillips pero screw. Malalim yung paggagamitan natin. Oo, oh, malalim. Oh. Ayun malalim po siya. Kaya kinakailangan natin. Kaya mahirapan. Mas then, maganda ang pwersa natin kapag yun, tayo. Tsaka maraming tatamaan pa eh, no? Mm. Ayan, ano? Ayan, sukat siya, no? Sakto-sakto yan. Sakto-sakto talaga. Kaya magkaka makapag-screw talaga. May pipihit mo talaga siya ng maayos, no? Kaya. So, ano pa pong mga kailangan mga tools ko yan? Kailangan din natin ng plies. Plies. Ah. Para naman sa pagbubukal ng ano, ng mga medyo di makadaan na tornilyo, yung mga wire, no? Ano ba po kuya? Ito naman ano, flat screw. Ah, flat screw. Patulong to doon sa mga may rabusan na tornilyo na malalim na patalid. Oo, flat screw. Meron din itong long nose. Ah, long nose. Ah, kaya po nasabing long nose kasi mahaba yung ano niya, no? Ito, ito pinatitest natin to sa dito. Ito, pakatingnan ito, Brad. Ito po yung tinatawag na high voltage capacitor. Ah, yan ang mga parts yan. Yan yung capacitor. Mm, yan, ito naman po yung sa thermal fuse. Thermal fuse. Mm, yan, yan, yan. Yan, yan, yan na mapakikita nyo. Yan yung linya niya. Oh, ito naman fuse. Yung tinatawag pa rin natin isang high voltage din. Ayun yung rectifier diode. Ah, yan, yan. Mm. Rectifier diode. Yan pula itim na yan, no? Mm. Ano rin po yan, high voltage din yan. Kaya paano natin malalaman na walang diferensya yan? Eh, sinusukat din natin sa tester. Sa tester? Mm. Ah, pwede po natin makita, kuya? Para malaman natin kung talagang okay siya yung diode natin. Ah, di, walang problema. Yun. Tester, tester, yun. Yan po si Kuya Manny, ha? Yung mga gusto magpagawa dyan. Yung mga para problema sa microwave nyo, dito lang po mga viewers, ha, subscribe and like po sa Honey Vlogs. Napagaling po ni kuya, nakikita po natin. So ang samantalan niya pong kakalasin muna para ma-check na yung ano, rectifier diode. Ayun. So hindi mo kailangan pong gumamit tayo po ng dyan, ha? Persa, handaan-daan lang po. Yun. Hindi na natin siya tatanggalin doon sa screw sa ground. Oo, kasi baka mabali na eh, no? Hindi, matarbaho. Babalik na naman natin ulit kasi yan eh. Pero kailangan talaga makita ng mga tao yan para talagang malaman nila. Ito po yan. Oo. Naka-ground po yan dito sa isang body na ano. Ah, yung turilyo na yun. Oo. Ito po yung turilyo na yun. Isang terminal. Na ayun. Multiplier. Ah, sa body siya naka ano, parang yun yung naka-ground niya. Oo, ground yun. Tapos yung kabilang dulo. Kabilang dulo dito sa dito naman capacitor. Po, sa capacitor. Oo. So, yun lang po, ha, mga viewers, ha. Hope, ha, nakita nyo. So, i-tester na po ni Kuya kung talagang okay po po siya. So, yung tester po, siguro, ilang makita natin para hawak po yung tester mo para ano, sigurado, makita na. Hindi, yung tester, para makita ng mga tao yung tester mo. Ah, okay. Ganun yung kuya. Okay. Oh, kasi, nagplano tayo eh. Joke lang. Oh, joke lang daw yun, ha. Oh, so, ayan na po, ha. Tinas ni kuya. Ayan. So, ano nangyari? Walang palo, ha. Dahil pag pumalo yan, ibig sabihin, So hindi, kayo, dapat yan, hindi gagalaw yan. Hindi talaga dapat siya gagalaw. Pag gumalaw siya, may diferensya na. Pag gumalaw yan, nakakante yan dito sa capacitor. So kailangan pag... Tsaka discharge na yan eh. Discharge na yung... So, wala nang store na kuryente yan. Kaya wala na siya palo. So pag kinabit natin sa capacitor yan, gagalaw yan. Gagalaw yan. Yun ang titignan uli natin mamaya, mga viewers, ha. Para naka ano po tayo, nakasunod po tayo. Pinagpalit na ni kuya, no? Okay na po. So kakabit naman uli ni kuya sa ano, sa capacitor yung yeah, rectifier, no? Ito naman yung sa fuse, ha?
Ah, sa pista mo po yan. Ayan, oh. Used na. Transformer. Tuloy po natin ito. Ito po, yung kanina tinest natin, itong diode. No? Rectifier diode. Ngayon po, ibabalik na natin siya sa dati. Yung dati pinanggalingan niya sa kapasitor. Sa kapasitor. Ayun, binalik na po ni Kuya, no? Ito niya naman. Ayan, dyan siya nakapwesto. Ngayon po, tinanggal natin naman itong high voltage thermal fuse. Ah, high voltage ito po yan, oh. Yan, oh. Kung mapapansin nyo, yan, oh. Yan, yan. Hanggang galing dito sa ano pala ito, isang koneksyon ng primary coil dito sa transformer. Ah, dito sa transformer. Para magbigay siya ng sapat na dito. Tsaka paalala lang ano, dito sa capacitor na pinilalagyan niyan, yan mga high voltage so yan, mga parts niyan, ito tsaka itong diode, tsaka itong thermal fuse, high voltage. Huwag po tayo mag-attempt na ano, na hawakan. Yan, napakadelikado po yan. Kasi mataas ang ampera ng kuryente, ganun po yun. Eh, madali salita, nag-re-restore lang, nag-restore ng kuryente yung mataas na bultahe yan. Kung mapapansin nyo lang. Ito po, kuya, ano? Yan, nakalagay, tignan mo, danger, high voltage. Ayan po, mga viewers, ha, para makita nyo maigay, ano? Danger, high voltage po siya, no? Kita nyo naman ang halagyan, ha? Kita naman ang bultahe yan. Talaga yung nakakabit talaga siya. Danger, high voltage. Meron pa may warning, discharge. Capacitor before servicing. Ito, sinidischarge siya. Kasi nandito yung, nag-i-store po ito ng malaking voltahe. Hindi basta-basta ginagalaw, no, kuya, no? So, ayun po, kuya. Ang tamang pag-discharge naman yan, mamaya, tutuloy po natin. Tutuloy po natin muna itong, sa transformer. Ito po, yung sa transformer, magagaling to dito. Yung isang coil niya. Ito, primary yung tawag dito sa isa. Ito naman, yung papuntang kinakabitan nitong magnetron. Dito yan. Diyan naman po siya nakakabit sa ilalim. Mamaya yan, pag-install na natin yan. Okay, sige, mamaya. Kaya mo muna dyan. Okay, sige. Yan. Malalaman naman natin yan kung okay yung... Yung rectifier? Ito. Yan. Sa ano yan? Yung transformer. Transformer, sige. Kung working ba, papunta doon sa coil niya. Sa coil niya. Kung tingnan natin ang continuity, ha? So, kailangan pumalo, kuya. Ganun ba yun? Natural. Okay. Para so, ito mga viewers, ha? Okay. Ayun, pumalo po siya, no? Huwag mo munang gagalawin, kuya, para makita natin. Ayun, ha? Ayun po yun, no? Mga viewers, no? So, nakita niyo naman po, nakapalo siya. Ulitin mo, kuya, para makita ng mga taong, mga viewers natin na, ayun, pumalo po siya. Kaya naka-steady siya, yan. Okay, nagagalaw ni kuya. Pero okay naman po siya yan, no? So, ayun, so ito po, nakakonect yan dito. Ayun, sa coil ng transformer. Ayun na, kuya, no? Matataas na voltahe po yan. Okay. Tayo mag-attempt lang mawak. Ayun na, mga viewers, ha? Narinig yung sabi ni kuya, matataas na voltahe talaga. Kung nakita nyo naman siguro kanina yung danger, high voltage, no? Ingat po tayo. So, ayun na, kinabit na po ni kuya yung ano. Anong tawag sa wire na yan, kuya? Transformer. Sa transformer, no? Yung transformer. Master, dito naman tayo sa thermal fuse. High voltage din po ito. Thermal fuse naman po yun. Ito yung linya niya, no? Dumudulas, ha? Parang kailangan natin nakapit. Ayun, sa thermal fuse naman po yun, no? Mga viewers, hindi lang galing po yan. Ito po yan, no? Yan. Mapapasin nyo, nakapasa sila. Ito po, nandito po sa loob niyan, yung fuse. Andito sa loob yung fuse. Thermal ayun. Fuse. Na nakakonekta naman dito sa papunta ng transformer. Papunta ng transformer, no? Kaya bago yung may masirang ibang parts dyan, yung circuitry niyan, doon muna pumapasok sa thermal to side voltage. So ito yung unang dadaanan ng kuryente? Oo. Isang multi-trip pag kami yung mga shortage. Yung mga shortage, ano kuya, no? Yung mga shortage na ito. Ito yung mga fuse, no?
Oh, yun po, binabalik na ni Kuya, no? Balikan natin siya. Oo. Yan. Napakasarap siguro paglutuan ito, no? Kaya matitesting ito mamaya pagka gumana talaga yan. Ang tingin mo, Kuya? Malamig, oo. Kailangan mag-freezer siya, no? Joke lang mga viewers ha. Hindi po freezer yan, microwave po yan. Microwave oven, no? American Home. Yan. So mga gusto pong magpagawa dyan, yung mga diferensya nyo. No? Hindi po sa ulo ha. No? Hindi po sa ulo diferensya yung kundi yung microwave po nyo, American Home ha. Yung appliances nyo. Yung mga appliances po nyo ha. Pero sa ulo, okay lang pwede. Joke lang ha mga viewers. Yan po si Kuya, natatawa si Kuya. Oh. Ayan na, iangat na ni Kuya, no? Kasi kakabit na po niya yung... Magnetron. Yung magnetron. Ay, ito po, magnetron. Siya. Ha? Parang si ano yan, no? Hindi ba si Darna? Magnetron! Epitron! Wala nga, mga viewers, anak, ito na. Dymus. Dymus, no? Voltage 5. Ayan, in-install na po ni Kuya, no? So, I think yung mga kakabitan na lang po ng mga tornilyo ito, mga viewers. So, keep on watching lang po, na? Ayan, yung tornilyo. Oh, ayan. Tornilyo. Ayun po. Ayan, ang mga paggagamitin na. Ayan na po. Ayan po, eh. Mga viewers, ito po yung tornilyo na kinakabit ni Kuya, no? Dalawa po ito. Yung isa ay kinabit na po ni Kuya. Gamit po yung mahabang ano natin, no? Tools natin para talagang lumusot yung ano. Yung 10 diameters. Oo, yung pahigpit naman dito po sa tornilyo. Yun. Okay, ito nyo naman. Ito naman po yung pangalawa. Pero dati ito pangalawa. Yun. Kabilaan po yan. Kabilaan po. Yan. Oops. Oop, medyo tumulas. Na magnet. Nahigop ng magnet. Wala kasi yung magnet. Talagang ganon minsan talaga. Ayan. Nakabit na yan. Ayan. Ayan na po mga viewers. No? Ayan na. Kita niyo naman po. Hindi ikot ng Kuya. Okay. Subscribe and like lang po sa ano vlogs. Yung mga viewers. No? Yung mga may diferensya po dyan ha, dito lang po kayo, punta lang po kayo sa bahay ni Sunny Vlogs. Andito po yung si Kuya Manny, yung tagagawa natin ng lahat ng dapat gawin, no? Microwave, washing machine, at sa pag-install ng mga kuryente natin, kayang-kaya pong gawin ko yan. Ayaw niya pong pumalik ng poste, pero hindi na po trabaho yun kasi sa meral ko lang po yun eh. Tsaka sa mga subcontract eh, dito lang po siya, pag mga connection lang. Ito naman tayo dito ha. Ayun po. I-install na natin itong mga kaabitan ng mga transformer ito, papuntang magnetron. So okay lang yan kuya, kahit magkapalit sila, hindi naman. Ah hindi, ito may talagang merong ano to, linya. May linya talaga, no? Ito sa kaliwa na transformer, kung sa kaliwa galing, dito ka rin sa kaliwa. Ah, kaliwa rin po. Ah. Ano po ba yung bilanggalingan sa kaliwa kuya? Ano primary coil yan. Ah, primary coil. Cord? Primary coil. Coil, primary coil. So, kailangan mapantay po yung pagkakabit ng kuya, no? Kasi hindi basta-basta sinasalpak lang. Huh? Parang ano, kaya na po bahala mag-isip doon kung ano sinasalpak yun. Joke lang, mabiyos. Ito, sa kanin naman, ipapunta doon sa amin, sinasabi ko sa inyo kanina, dito, yung thermal fuse. Thermal fuse, yun, kanina, yeah. No? Ayun na po, naikabit na ni Kuya. So, ito naman, iaayos po natin. So, kailangan natin ng andyan, ng yung clamp. Ito meron na dito, meron na talaga na dito. Ah, may pinakang parang bahay ilas dyan. Yun. May poste na siya talaga dito. Oo, parang kinakabit na siya ron. Naka-standby lang dito yan. Ayun, mabiwas ha. I hope na nakikita nyo ko kung paano talaga inaayos ni Kuya Manny itong microwave oven. Yun, narinig niyo po yung click na po, kumapit na po siya. So, so ito po yung ano bang purpose nito, itong fan na to? Pang ano yan, itong fan motor na to,
exhaust pang ano siya, pang release ng heat. Ah, so, pang bawas ng init. Yung kaya na talaga, no? Kaya talaga magbawas ng init eh, no? Pag sobrang init. Oh, sobrang init yan. Mainit. Ayan. Op, titestingin na ni Kuya, no? Pero bago testingin, kailangan maglagay muna ng laman sa loob, no? Natural. Ha? Ha, Kuya, ilalagay mo yung kamay mo? Huwag naman, yung ulo na lang. So, so, ito ha, mga viewers, ha, kinakalas na ni Kuya, no? So, muli po tayo magbabalik sa Sunshine Live, Sunny Vlogs, Kuya. Stand by!